Ayan, nandito po tayo sa bahay ni Tata Lito. Napakahawan. Ano ba yung guyabano? Avocado, dasawin. Ah, ito si JR ba yan? Ah, ang ganda. Pina, ano niya yan? Siya pa nagpagawa niyan o ikaw? Siya na. Siya na. Tapos ito yung kwarto ni JR. Paano ba? Dito ba? Ay, may nakaharang pa pala. Naka-aircon pa ata. Galing lang ako ng mundo. Ay, parang may museum. Mga ano lang pala yan niya. Ayan, ang daming sombrero. So ito po mga kapudi yung in order ni Tata Lito ng pansit, nag-birthday po. So ito po ay si JR. Sa mga nakasubaybay po sa akin, yan, siya po yung ayan, tinamaan ng COVID at ano po, alam nyo na, hindi po pinalad na mabuhay at gumaling sa COVID. So napakarami yung sombrero, ano? Tapos mga bag niya, hanggang ngayon nandito pa rin, hindi niya. Ano kung balak ibenta yan? Wala. Ganyan lang. Kasi ito yung mga bola niya. Lagi siyang champion eh, no? Ayan. 3-point shootout competition. Ano kaya nagmana magaling mag-basketball? Sa'yo kaya? Siyempre, teacher si Erite, si Eno. Ayan, napakagwapo, sayang. Ayan lang, talagang alam mo na, ang Panginoon eh, lagi may nakaplano. Ito, ano ba to? Laruan niya ba to? May mga bike niya. Yung motor niya. Yung malaki na rin kayo. Ah, binenta niya na? Hindi, binenta niya bago siya nagpasa. Ah, tapos yung kotse niya, nandiyan pa. No. Ayan, ito yung mga ibang damit niya. Yung ibang damit niya, nasa bahay niyo pa rin, nasa loob. Yan, mga sport telephone yan. Yan yung mga ginamit niya pang basketball, ano? Yan, dito rin siya naglagay nung nagka-COVID siya, itong kwarto na to. Yan, bumukod po dito. Kaya lang yung bata po kasi na yan ay hindi marunong dumaing ano, kung ano masakit ano, nakatahimik lang. So yan yung kanyang mga pang-basketball. Ayan. Pang-motor, pang-basketball, pang-motor. Mahilig siyang mag, ano ba tawag sa motor na yun? Yung akit ng bundok ba yan? Pinagamit siya trekking. Ayun, trekking, mountain trekking. So ayan yung mga award niya. Tapos iyan, mga collection niya yan. Ito po, ayan. Siya ay tanghaling, bumuha ko siya sa akin video. Siya ay tanghaling kasama ka pa rin, malaking sa akin video. Most valuable player ng Petrobras. Magaling siya kasi mag 3 points eh. Bukod sa magaling mag basketball, magaling pang mag 3 points talaga. Gwapo na, matalino na, magaling pa. Ito yung kanyang mga award noong siya ay bata pa. Noong siya ay lumaban na tanghaling Mr. Montessori 2005. Ah, Montessori pala siya. Sagrada, no? Sagrada. Sagrada pala siya nag-aral. Ano yung high school? Oo. Na humakot ng halos lahat ng award na buhay niya. Napakahalaga. Single pa po yan mga kapudi. Kaya tsak na napakaraming nalungkot. Napakarami talaga nalungkot. At marami pang nalungkot na ano mga girls. Ayan, mga medal. Ito po yung kapansin-pansin na nung maging player siya ng Jollibee Junction noong kabubukas pa lamang, hanggang ngayon, sa tagal na ngayon, nakatago pa rin. Ay nakatago at saka hindi kumukupas. Ayan, patunay po yan ang kanyang pangalan na ay nakaukit pa sa medal na tinanggap niya na yan. Okay. Ang dami pala siyang award ano. Ayun, ang dami oh. Ayan, sa basketball. Pasadaan mo yung talagang ano siya, yung dedicated siya sa basketball talaga at saka sa sports. Ayun, ang dami. Dahil makera niya ngayon. Nag-iisang anak lang po siyang lalaki at dalawa lang po silang magkapatid. Babae din po yung pangalay. So ito, mga pera niya, naiwanan niya. Ayan ang mga pera niya naiwan. Oo, talagang hinayaan na nilang nakatabi. Oo. Ayan, hindi na nila ginalaw. Ayan. Kasi yung mga collection niya ng magazine. Ayan, okay. Collection niya. Ito naman po, ay yung kanya. Sulat. Sulat niya yan. Iwan noong siya ay nasa balig ng karamdaman. Ito yung sulat niya. Para sa? Yung siguro, inilob na ng Panginoon na talagang nararamdaman na niya. Kaya, Kaya, ngayon, kita namin yan. Ayan, ang dami. O, puro may mga ano pa. Oo, mga bago yan. Hindi naman niya nagamit na yan. May mga tag. Oo. Tingnan mo, mga bagong bili pa. Ayun pa, ayun.
Dami ano. Pagdating ng araw, wala kang balak ibenta yan. Ganyan wala. Lang, ganyan talaga. Ano, sapatos lang, dami na oh. Sabagay, ganyan talaga magmahal ang magulang sa anak. Ito naman yung mga relo niya. Oo, oh, yan. Yan po yung mga relo niya. Dami, ayun pa sa loob. Buo po lahat yan. Ayan. Na pagka dumadating sa punto na pinapapalitan ko ng baterya taon-taon, na para kang pumibili na isang bagong G-Shock. Malang G-Shock, di ba? Sa dami. Oo nga. Eh, kala ko papakita mo yung Laurel mo. Tara na. Ayan, alam niyo po na isa sa pinakamagandang ano ni Tata dito ay napakahawa ng bahay niya. Baka masyado kasi sinisipag, hawalin mo na rin bahay namin. Ayan, no? Wala siyang ginawa kundi maglinis maghapon. Sobrang sipag. Ito, Laurel din to. Ito po ang unang pinadami ko nung ako ay may mother plant ng Laurel. Ito talaga yung kauna-unahan mo? Ayun ang kauna-unahan. Dami mo yung tanim dyan pala eh. Ayun si Tata Lita napakasipag magtanim. Bakit ito yung pinauugat mo? Oh, yan, ang, yan po ang pinauugat na namin ni pala. Ito si Alvin Santiago. Hindi pa nanalo eh. Kalaban pa lang. Ayan, kaya naman kay Tata Lito, may mga time na siyang talong, talbos ng kamote, tsaka kangkong. Sa agriculture ka rin dati, di ba? Mm-hmm. Yan po kasi si Tata Lito, former councilor po ng aming barangay. Lagi po siyang na, top one. Ito naman po. Ayan, ano yan? Bihira na po ang nakakakilala dito. Ito po ang puno ng magnolia na may kakaibang bulaklak. Ano, kinakain ba yan? Ito yung makikita mo sa takip ng ice cream ng San Miguel Corporation, yung magnolia nilang ice cream. Ah, ito yan. Yung bulaklak ng magnolia. Bulaklak ng magnolia. Ngayon lang ako nakarinig niyan. Ayan, dami niyang mga ano to, bonggambilya. May bonsai pa siya, oh. Bonsai na bonggambilya. Ayan, ito na. Ito naman po yung kababago lang na ibinukod namin na nagugat na yan, kaya binukod mo. Minarkot namin puno ng laurel. Magkano benta mo ng isang ganyan? 500 po ang benta namin ng isang ganito. Ayan, sa mga gusto po magkaroon ng sarili. Kayo naman po ang mamimili na kung gaano kalaki gusto nyo. Ay, eri para si Kutsiali, sumunod din. So ayan mga kapudi, ito ay 500. Sa mga gusto pong magkaroon ng sariling laurel sa bahay, ayan, hindi na kayo bibili, papalaguin nyo lang. Ibigyan, pag sinalin nila sa lupa, mabubuhay na yan, ano? Eh, ano bang may tips mo para mabuhay ng matagal yung laurel? Basta, aalagaan lang, didiligin, lalagyan ng konti pataba na organic lang. Yung ba dapat ba laging nasa araw o nauulanan? Hindi naman. Kaya lang, ngayon ko lang ito pinaarawan. Kasi isang buwan na yan, matapos putulin doon sa mother tree. Anong yan? Anong variety? Laurel din ito. Wala namang variety akong alam. But yung, na, kasi meron pinadala sa akin, dami. Isang bag na galing sa New Zealand, sa pisa ko. Mabango, tsaka malalaki dahon. Mabango siya. Oo. Yung nagkakaiba-iba lang, doon kung saan bansa. Saan bansa galing. Kasi nga, iba-iba naman yung lupa natin, tsaka yung temperature natin, ano. So, nakakailang benta ka niyan sa loob ng isang buwan? Sa loob ng isang taon, 2 beses akong nakapagbebenta. Kasi madalang ang bumibili. Hindi, kasi para siguradong mabuhay mo yung isang pinaugatan mo, kailangan 6 na buwan mo siyang aalagaan muna. Ikaw, bago mo ibenta? Ganun pala. Yan, dito lang yan. Pwede na ibenta yan. Ay, gaya yan. Yung mga natutuyin daw, kinukuha mo na yan. Pwede mo na pang tatabi, ano. Gano'ng katagal ang buhay niyan kung mabuhay mo siya? Kauna-unahan kong nabili yun eh. Mahigit ng 5 taon yun eh. Pero iyon, ugat lang. Na, yung pinatubo. Pinaugatan lang din yun. Matagal din, ano. Matagal. Kasi sabi nila, mas madali daw mamatay yung pinaugat lang kaysa yung sa buto galing. Depende siguro sa pag-aalaga. Ito mahigit ng 5 taon yan. Yung bang laurel may buto ba yan? Wala. Meron. Meron talaga. Meron. Pero madalang lang yung nakakabuhay niyo. Kailangan maganda yung kamay. Madalang yung nakapagpapabunga. Ang bunga. Nung yan, yung sa'yo binili mo puno na. Ganito. Nung bilig ko yan, ganito lang kalaki. Saan ka bumili? Sa Batangas pa. Layo pa, no?
doon ba talaga originated ang... Eh, doon kasi una silang nakapagparami. Ng Laurel, ano? Bukod sa kape, Laurel. Oh, oh. Maganda kasi klima doon. So, ayan mga kabuti. Ayan, kung gusto nyong umorder kay Tata Lito, ano ba, may kabisado ba yung number mo? Ilalagay ko na rin dito. Hindi, sa ila lang. Ilalagay. Ilalagay ko na. Ayan, sa mga gusto pong umorder mga kabuti, ayan, oh. Ayan. Magkakaroon kayo ng sarili niyong Laurel sa Bakuran, tapos pwede niyo pang ibenta o kaya stock na lang. Yan. At pagka naman lumago, pwede rin kayong magbenta kasi pwede niyo rin siyang paugatan. So ayan. May umorder na pancit patang sundin. Sino? Patuloy pa natin. Nasa atin? Kailangan doon ng 2:30. Ngayon? Oh, hindi ako pwede. Alam mo namang pupunta ang palengke eh. Sunday ko si nanay eh. Eh, hindi ganun ang order. Ang order a day before o kaya 2 days before. Hindi, mamamalingki pa ako. So, yun mga kapudi, tutuloy na po kami. At, ayan, pinakita ko lang sa inyo yung mga tanim ni Tata Lito. Napakatagal na po namin dapat i-video yan. Ayan, o. Oh. So, ayan, tutuloy na ako, Tata Lito. Mahilig ka lang yung magluto. Dying down ang laro. Mabango to. Ayan, o, oh, mabango. Pati isa nga po nilalagay ko sa nakikita niyo. Oh, nandiyan ka pala. Oo nga eh. Ayun, may tanim po si Tata Lito mga pandan. Ayun, pandan. Ayun, hindi kayo. Uwi ako, teka. O, paano, Tata Lito? Maraming salamat. Uwi na kami at may umu-order daw. Biglaan namang order. Dapat isang araw o kaya dalawang araw. Mamalingki pa kasi. Susunduin ko kasi si nanay. Asa sa palengke pa? Oo, oh, eh, teka mo.